Here is the gracious kingdom of God. He wants us to recognize His patience, na ang ating Diyos ay mapagpasensya. Now, dahil yan ay kapahayagan ng talagang grace ng Diyos. Now, alam niyo po, kapag tayo po'y kabahagi ng kaharian ng Diyos, alam natin ito eh. Kaya nga tayo, naalala nyo, nung hindi pa tayo kabahagi ng kaharian ng Diyos, wala rin naman tayong pasensya eh. Nagmamadali tayo. Ito ang larawan ng mundo. Kasi ang mundo natin kinabibilangan, talagang lagi nagmamadali. Pero nung naging Christian tayo, yung katunayan ng pagpapasensya ng Diyos, nakita rin sa atin. Bigla natin naunawaan that they that wait upon the Lord shall renew their strength. Nagkakaroon ng isang kakaibang lakas. Kaya naman, dahil tayo dahil lumaki tayo sa ano sa kaharian ng madilim, dinala tayo sa kaharian ng liwanag, sa kaharian ng pinakamamahal na anak ng Diyos. Kaya minsan, as Christians, kung tayo ka bahagi na ng kingdom, mapapansin niyo, isang katunayan makikita niyo, nag-i-struggle na tayo. Anong struggle? Nagtatalo na yung pagpapasensya at saka pagmamadali. Nag-i-struggle na tayo. Lahat tayo may ganong struggle. Bakit? Kasi if we belong to the kingdom of God, yung Diyos na pasensyoso, yung nagahari sa atin, naaapektuhan din ang ating pagkatao. Kaya nagkakaroon ng struggle. Kaya grace lang ng Diyos pag nananalo tayo. And grace lang ng Diyos at kapangyarihan lang ng Banal na Espiritu, nananalo tayo. Di ba? Yung iba nga sa inyo, ngayon pa lang, naiinis na kayo eh. Ang tagal naman magsalita nitong mamanto. Nagmamadali tayo palagi. Relax lang. Kasi they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and they will not get tired. They will walk and they will not get weary. Diba ang sarap ng paalala ng Diyos sa atin yan? You have to recognize God's patience.